halos isang linggong nakaranas ng ulan ang probinsya ng Pampanga, dala ng bagyong Fabian, na pinalakas pa ng habagat. Ayon sa pag-asa, posibleng magtagal pa ito hanggang weekends. Pinalakas kasi ni bagyong Fabian yung aking habagat, kasi nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Especially dyan sa may Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, ay naapektuhan itong pinalakas na hangin habagat ni Fabian. Na inaasahan naman pong lalabas na ng PAR bukas ng hapon o bukas ng gabi o sa linggo ng madaling araw. Pero asahan pa rin po ng ating mga lugar na magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan kahit na po nakalabas na ng PAR si Fabian dahil hinihila pa rin po niya yung hanging habagat. Batay sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 11 a.m., nasa 34 barangays na ang lubog sa baha, na karamihan ay nasa ikaapat na distrito ng Pampanga, na itinuturing na catch basin ng lalawigan dahil sa geographic location nito. Pero giniit ng PAGASA, walang dapat ikabahala ang mga residenteng nakatira sa mga nasabing bayan dahil hindi masyadong tataas ang baha dahil nasa normal na level pa ang tubig sa Pampanga River. So far, wala pa naman sa alert level yung main Pampanga River natin. And then, ang nasa alert level po yung Rio Chico sa may Saragosa, Nueva Ecija. So far, relatively good naman po. Except, syempre, may mga baha tayo dahil po yun sa ulan, hindi naman po sa pag-apaw ng ilog. Sa kasalukuyan, nasa yellow rainfall warning pa ang lalawigan dahil sa habagat. Kaya naman pinayuhan ang mga residente na nakatira malapit sa ilog at bulubundukin na maging alerto sa posibleng flash floods at pagguho ng lupa. Kasi nangyari, medyo mataas yung tides natin, generally dito sa coastal area at this time of the year. Ngayon at saka bukas, ito yung medyo mataas for this month. So at the moment, I don't see any reason para mag-evacuate na agad. Yes. Siguro, prepare lang, pero at the moment, still relatively manageable pa yung ating situation. Siniguro naman ng PDRRMO na patuloy ang 24/7 monitoring sakaling kailanganan ng emergency evacuation. Ang PDRRMO ay nakahanda na sa mga ganitong sitwasyon dahil mula pa nung pagpasok ng rainy seasons, ang PDRMC ay nakapaghanda na. Meron na tayong stockpiling ng mga canned goods at saka bigas sa PEO. Naka-ready na yung mga response vehicles natin, yung mga bangkas natin. Ayon sa PAGASA, maliban kay Bagyong Fabian, may namomonitor ng bagong weather system na malapit sa Philippine Area of Responsibility. Kung tuluyang papasok ito, tatawagin itong Bagyong Goryo. Para sa Balita Pampanga, Luisse Rutao.